8%. Price ng BSEE at UE Caloocan. Dating checker po siya sa malaking woodworking company, exporter po ng mga iba't ibang uri ng pinto. Ayan, so medyo naglakto lang ako. Graduated Seaman Course at PEMHI Colleges, Manila. At alam nyo guys, businessman din po ito. Owner of 2 branches of Broad Susilog and Farm Machineries. And 18 years OFW, 5 years po siya sa South Korea. 13 years din po siyang naging OFW po sa Italy. At alam nyo ba guys, na ito po yung hinahangaan ko po talaga, no? Na sa larangan po ng multi-level marketing networking industry, 25 years po ang kanyang experience po. Started 1995 up until today. At ito guys, kaunting ano lang po dito sa ating mentor, no? Na talagang totoo po, tama po talaga siya kasi naranasan niya na po talaga, no? Ang iba't ibang company na kanyang nasalihan before. At according sa kanya, lahat po naranasan niya na. Kaya makinig ka kasi nasa tamang company ka. At i-reveal ko lang po guys, ito po ang mga company na nasalihan niya before: Amway, LGTM Corporation, Jamaica Realty, Yumika, OneCoin, Orbet, Solmax, NutriWealth, Smart Living, One Globe, Angel Investors, iMix, Golden Life, Serfan, Coin de Oro, Preneurix, Boiler, Payusian, AJMC. At ito po ang panghuli, ito po si Crowd One. At dito po na bago ang buhay niya at ang buhay po ng lahat ng mga director sa iba't ibang team. So guys, ayan, bigyan po natin ng virtual clap ang ating founder, ang founder ng Team Europe International, ang magbibigay ng company updates. Let's all welcome Coach Edie Onya. Ayan, ang founder, ang aming tatay. Ayan, please unmute po, Coach Edie. Ayan, the floor is yours po. Go ahead po. Yes, ma'am. Di ba? Salamat sa pagpapakilala sa akin. At ngayon ay medyo may twist po tayo ano sa ating gagawin kasi total yung company update naman po ay napakinggan na po natin ng Wednesday. Ano, kaya ngayon ang priority ko po, although may kasama din po mga update ito, ang priority ko po ngayon ituro ay yung mission control. Ayan, yung nga po, ang mission control kasi ay yan po ay nasa loob po ng Planet IX. Na ito po ay play to earn game, ano ho, na ito kung aaralin nyo, ano, marami naman nagtuturo dito, ano, ay pwede kayong kumita kahit na sabihin na natin may konting puhunan lang, ano po, kasi ang puhunan po natin dito ay kailangan meron tayong kahit na isang matik lang muna, matik, ano, magkano lang namang matik, 30 pesos, kasi siyempre hindi naman natin kasi magagamit yung waste, although free yung waste natin na kinukolect. Kung wala naman tayong matik, hindi natin siya ilalagay doon sa GWS o Global Waste System kung saan siya po ay pwedeng mag-generate po ng digital assets. At nandun na po yung kitaan, yung digital assets na kagaya ng sabi ni Mambit kanina, ang dami na pong nanalo ng blueprint. Actually ako, dalawang blueprint na po yung napatanunan ko. Grabe, 16,000 ang isa. Grabe yun, ano? Kaya yan, papakita natin ano kung paano po kumita sa Planet IX. Ayan, papakita natin yung mga strategy na ginawa natin. Mag-takedown note kayo kung gusto niyo ring kumita, no, na mamumuhunan lang kayo. Sabihin na natin ng magkano ba ang matik, 30 pesos, Mambet, magkano ba ang matik? Kailan lang kasi natin ng isang matik? 51 po ngayon. Oh, 51 po. Sabihin natin 51 pesos ang puhunan mo muna. Puhunan mo muna. Yun po yung binabanggit ni Mambet kanina na papasahan kayo ng matik o kaya bibili kayo ng matik, isang matik lang, ay pwede na kayong kumita ng malaki. Gusto nyo ba yon? Type ano po? Type po yung mga gustong kumita, yes, ng malit lang puhunan. Yan, dahil yun, okay, na po yung ituturo natin. Yan. So allow me to share my screen dahil talaga ako ay halos hindi rin po nakakatulog kasi nga ay kailangan kong laging na tumataya. Ano, lagi akong tataya doon sa ano, doon sa mga waste na nakokolekt ako na free, ay tinataya ko po doon sa ano, sa Eternal Lab, kasi yung Eternal Lab ay pwede kang manalo doon ng mga iba-ibang assets, at yung nga po ang pinakamahal po doon ay yung blueprint. Imagine mo yon, ano, nagsimula lang po ang mission control 3 days ago. Ano, 3 days ago lang po, pero nakadalawang blueprint na ako. Grabe yon, dalawang blueprint. Yung isa nabenta ko na. Ayan, pero yung isa ay binubuo ko ulit. Although nakabuo na ako ng isa para doon sa pag-generate naman ng energy, may isa pa akong binubuo. At ito ay ipapakita ko sa inyo. Paano naman natin magagamit ang mission control
para kumita pa po ng mas malaki. Ano, yan po yung ating ituturo ngayon. Ayan. So excited na ba ang lahat? Ayan. Tawagin nyo po yung mga gustong kumita ng play to earn game namin dito sa Planix dahil ito po talagang nakakaloko, ano yung nakaka-addict, yung addict na sabihin na nating nakaka-excite, ano, na pagbubuksan mo ito, papakita ko sa inyo, bubuksan natin yung mga linagay ko doon sa Eternal Love, ano, at makikita natin kung may makukuha, ano, o wala, kasi may chance din na mabubukya din tayo, pero okay lang kasi free naman natin kiniklaim yung ways, ano, so ito papakita na po natin. Ayan, so ang ginagamit ko po ay cellphone para po ay madali ninyong makita, madali ninyong matutunan, ano, kasi nga yung laptop kasi siyempre hindi naman lahat kasi ay nakaka-afford na bumili ng laptop kasi may kamahalan. Kaya kahit cellphone lang pwede na po tayong kumita, ano. So mahalaga po dito sa Planet iX, kailangan meron kayong account sa Planet iX. Then magda-download kayo ng Web3 natin, yung MetaMask nga po. Then pwede na po kayong maglaro, ano ho. So gagamitin natin si MetaMask kasi mas madaling ano si MetaMask. Hindi ka na maglalagay ng password. Exciting ito, grabe. Ma'am Divine, na ano na ba? Marunong na ba kayo o yung anak mo? Kasi dalawa, kahit na dito ilan yung account, basta mayroon kayong MetaMask. Aralin Sir Ed, excited na po kami. Yung anak ayan, ko. So ito po yung, yeah, so ito po yung ano, ito po yung pangalawang account, account ng anak ko po ito. Dito po ako nagbubuo ng panibagong facilities. Ay panibagong mga binubong assets para makakuha po ng facilities. Dahil yung facilities na yon, yun po yung mag-generate ng energy. So sa mga bago ay medyo hindi kayo makaka-relate pa ngayon, pero kailangan po umatin kayo ng mga training namin, ano, kagaya ni Ma'am Bet, araw-araw nagtuturo, para masundan nyo po kung ano po yung mga sinasabi namin. Ano, ha? So ito po ay ano na po ito, kumbaga actual na po ito, kung paano po tayo kumita, ano, ha? Dito sa Mission Control o dito sa Planet iX. So papasok po tayo sa Planet iX. Ayan, so nandito na po tayo kaagad, ano. So sa loob po ng Planet iX, yan, makikita niyo po itong mga to, inventory, net empire, mission control. Ayan, bago la po ang mission control, tatlong araw pa lang po ito, hindi ako nagkakamali na na-ilance, pero talagang dami lang nababaliw dito. Dahil nga ano siya yung tinatawag namin na may pera sa basura, imagine mo, yung basurang kinokolekta namin dito ay mabango, ano, mabango, hindi siya mabaho, pero pwedeng pagkapirahan. Oh, di ba? Yun po yung ating ipapakita. Paano ba mangolekta ng basura? Yan. So ito na po yung loob ng mission control. At pag wala pa po kayong account dito sa mission control, kailangan nyo pong maglagay ng mga ng lote dito, yan, sa anim na tiles na yan, ano, kasi di ba natatandaan niyo meron namang free na binigay sa atin noon, ano, yung 20 na picks tapos sa 5 na ticket, di ba, free po yun na nakuha ng ano, kung kayo naka-avail noon, pwede niyo na pong gamitin dito yung anim, ano ho, yung anim, ayan. So ngayon nakikita niyo dito meron po itong dalawang drone. Yeah, may dalawang drone po ito. Nakikita niyo po yung umiikot doon na dalawa, wala po siyang basura na makikita. Kasi ang basura po, yan po yung mga gumagalaw na itim na yan. Yung mga itim na yan, yan po yung mga basura na yan. Pero dahil may drone akong dalawa, siya po nangungulikta na po ng basura. So automatic na po yan. Pero tayong mga walang drone, kailangan nating mangulikta. Kailan natin mangolekta dito ng basura dito sa mga gumagalaw. Paano bang mangolekta yan? Ayan. Ito po ay every 4 hours po, lahat ng may mga drone, walang drone, kahit walang drone po yan, ay tatlo po yan ang magi-generate niyang waste every 4 hours. Kaya
ano lang po kayo, matyaga lang po ninyong bantayan. Ano ho? Hindi naman kailangan bantayan, kundi pasyalan nyo lang after 4 hours kasi mapupuno po yan ng tigta tatlo. Ano? Dahil kanina nakolekta ko na, ito 3 hours ago, so ilan na po yung nandito? 3, 2, 5, 6, 8. So 8 yung nandyan na manual nating pupulutin. Ayun, paano po gagawin yan? So i-click lang po natin ito. Dudot-dutin nyo lang po yan. Oh, yan. Yan, dudot-dutin nyo po ito. Tanggalin muna natin ito. Mamaya ikokolektahin din natin yung ano. Yan, yan. Dudot-dutin nyo lang po yan. Yung pag nag-plus 1 na, pag umangat na po yung basura, na-claim na po yan. Yan. Okay, na-claim na po yung ano. Ilan na? 5 na? So may 3 pa. Ikutin lang natin para puntahan pa natin yung iba. So meron pa ditong 2. Ayan, 2. So meron pang isang natira. Kuhanin na natin. Ayun. Ayan, ayan. So nakuha na lahat, 8 lahat. Ano, 8. Ayan, 8. So ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi nyo po makiklaim yan kung wala kayong matik. Kaya kahit na may 1 matik lang kayo kasi cent lang po naman ang kinukuha dyan, maliit lang po na halaga. So yan, i-confirm na po natin para maklaim na natin. Wait lang natin na kasi nagre-refresh lang siya. Ay, hindi siya nag-succeed. So ulit, pag hindi po nag-succeed na ganyan, uulitin po natin na minsan i-re-refresh po natin. I-re-refresh. Pag halimbawa nandyan pa rin po yung basura, hindi na-claim, i-re-refresh po natin yan. Ano? So kailan natin i-refresh. So i-try natin i-refresh. Kagaya nung ginawa ni Ma'am Beth kanina, di ba? Hindi rin maklaim yung tinuturoan niya kanina, kaya i-re-refresh niyo po yan. Then, babalik na lang po ulit tayo sa mission control. Yan. Kasi minsan ay mayroon din siyang maintenance. Kagaya po kagabi, ano, hindi kami makapag-click kagabi kasi nga ay may maintenance po kagabi. Pero kaninang umaga, okay na siya. Hanggang ngayon, nakapag-click ako dun sa isang account ko kanina. Yan, wait lang natin ha. Pakibantay na lang ma'am, mga host, yung mag-unmute para hindi tayo ma-distract. Kasi nakalimutan kong ilock eh. Yan, so ulitin natin ano. Try natin ulitin. Yan. Dot lang po yan. Pindot-pindotin nyo lang po yan yung mga cellphone para umangat po yung mga basura para makolekta natin. Yan. Pag umangat na ganun na may plus 1, ibig sabihin na collect na po yun. Tapos i-claim na po natin. Yan, may isa pa. Ayan, yung isa. Yan, okay. Claim ulit natin. Sana okay na. Transaction complete. Ayun. Nakita nyo? Nadagdag na siya doon ngayon sa taas. Andun na sa taas. Ayun na. Ngayon, ang gagawin naman natin dito, kukuliktahin naman natin yung nakuha ni drone. Yan yung drone, yung dalawang nangungulikta. Ano na po, automatic po yan. Siya po yung nangungulikta. So saan natin makikita naman yan? So dito naman natin yung makikita. Ayan, yan po yung dalawang drone. So,
i-claim din po natin, ano, para may pandagdag tayo doon sa taas, kasi ang gagawin ko dito ay tataya uli ako doon sa Eternal Lab, para baka sakaling makakuha na naman tayo ng blueprint, di natin alam, o bio mode, ayan, so claim muna natin ito. Yan, yan po yung automatic na claim na hindi mo na pupulutin yung basura. Si drone na po ang namumulot ng kusa. Confirm. Okay. So, mayroon pang isa. Lima pala. Claim. Confirm. Ayan. Okay. So, na-claim na natin. Nandun na. Nadagdag na sa waist sa taas. Nakita nyo sa taas. Nasa waist. Pero kailangan dagdagan ko itong ng apat para makaano. So ngayon, ang gagawin naman natin dito ay i-claim ko na po yung tinaya ko kaninang umaga. Ano? Tumaya na ako doon ng 100 na waste. Yung kinolekta ko na mga waste na yan ay inilagay ko na sa Eternal Lab. So uunahin muna natin yung pag-claim nung mga ito, itong apat na ito. Ayan, 100 ang tinaya ko dyan. Bawat isang taya, 25 na basura. Ano ho? So unahin muna natin yung pag-claim para maituro ko ulit sa inyo paano naman maglagay uli, paano tumaya uli. Baka sakaling manalo. So i-claim na po natin muna itong apat 100 na waste po ito. So claim natin. Baka sakaling makakuha tayo ng blueprint uli. Pero take note po, yung pagtataya po natin sa Eternal Lab ay wala pong kasiguruhan na palaging panalo, na palaging may makukuha tayo. May bukya din po. Ayan, titignan natin kung may bukya ito. Oh, yan. Nakita nyo? Bukya. Wala. So yung pinulot nating 25 na basura, walang nakuha. Ganyan siya. Ganyan siya. Pero, hindi palagi naman ang bukya na ganyan. Ano? Kasi, pag nakakuha ka naman ng mamahaling asset, panalo ka. Kagaya ng blueprint. Pangalawa, minsan may bukya din na apat. Grabe yung apat na bukya. Pero okay lang kasi pre naman natin kinukuha yung basura na yan, kiniklaim. Ayan, titingnan natin kung ano makukuha nito. Bukya uli. Meron pang apat, ay dalawa. Ayaw kong pagbigyan nito ha. Ang napansin ko pa dito, alam niyo napansin ko dito, kung palaging kang tumataya sa isang account, yun yung mas maraming chance na mabukya ka. Kaya ang ginagawa ko ay dinilipat-lipat ko sa mga account namin, yung pagtataya, hindi lang palagi dito. Kasi pag palagi na dito, parang nadidetectin ng system. Nako, bukya. ang malas naman ito. Yan ang susunod, sir. Grabe naman ito. Ganito rin nangyari sa aking account. Sabi mo kami, parang ako sir, nakaapat, walang nakuha. Oo, kasi ito, kahapon ito nakakuha ito, marami nakuha ito kahapon. Kaya pag susundan mo uli siya, yun yung nangyayari. Yung legendary, nakuha ko din sana. Ayaw kasi laruin itong kasama ko negative. Ako naglalaro eh. Sayang yung account niya. Kinuha ko yung drone na anim. Yung tatlo. Eh gusto niya traditional business eh. Di magpakamatay ka sa traditional ayon business. Ayan. So meron tayo na chamban na isa. Nakakuha din ng isa. Ayan, nakakuha tayo ng isa. At least hindi totally bukya. Kahapon yung sakit talagang bukya talaga. Yung apat na bukas ko, nabukya lahat. Pero ito kasi ay panalong-panalo na ako kasi tatlong araw pa lang naman yung mission control. Nakakuha na ako ng
dalawang blueprint, tatlong legendary, at yung nailagay ko na po yung isa. Tapos ano pa, meron rare din po ako nakuha. Ang marami po ay common, tsaka itong ganito, yung maraming ganyan. So mamaya titingnan natin, ano ba yung mga requirements? Ano yung mga requirements na mga asset na ito para makakuha naman tayo ng facilities? Kasi ang main goal po natin dito ay makakuha ng facilities. Pero take note po, kung mamadaliin natin yon, pwede nating bilhin yung mga ito sa OpenSea para makakuha na tayong facility, o kaya tsatsagain yung mamulot muna ng basura, tapos yun yung mga gagawin niyong pantaya dito. So paano naman ang tumaya ngayon? Yan, ito na yung pantaya natin kasi meron tayong 121. So itataya natin yung itataya natin yung 100 para after 6 hours mamayang gabi bago sa puyater, so pwede ko nang buksan ulit. So paano naman ang tumaya? Yan, ito. Pareho tayo na tayo ng loto. Di ba? Pero sa loto kasi ang hirap panalo doon, eh, di ba? Ako sa Jeremy, Ma'am Beth. Pero dito kasi eh Yes, sir. Diyan talaga ang pera niya. Yung hindi nag-aaral, hindi naniniwala sa mga ginagawa natin. So ito na. Paano tumaya? Ayan, bukod doon sa anim na tiles na 'yon na pinupulutan nating basura, may mga different dito, may mga different companies dito sa gilid nito. Yan po yung iba-iba po ang function niyan. So, saan tayo tataya ay dito. Dito tayo tataya sa dito sa blue sa baba. Yan. Eternal Lab ang tawag niya. So, i-click natin 'yan. Oh, ayan, kita niyo po Eternal Lab. Then enter. So dito po ay minimum 25 po ang pantaya dito, maximum 100. Ano? Kasi ang isang taya ay 25 na waste. So hanggang 4 lang po tayo pwedeng tumaya dito kada 6 na oras. So antayin natin. Ayan. So yan po yung Eternal Lab, yan. Dito po nila binobola yung ating mga waste, ano, o dito nila pinirecycle yung mga waste natin, tapos hindi natin alam kung alin po yung kalalabasan niya, ano, either nga po yung mga nabanggit ko, blueprint, biomodes, ano, yung dalawa lang po na yon, ano, pero yung biomode kasi different types po kasi yan. So kiklik po natin itong arrow dito sa refine waste, yung arrow na yan, then ininix lang po natin yan, then so makikita niyo po doon sa taas waste 25 po yung isang taya, 25. So pwede tayong tumaya ng hanggang 4. So i-click lang po natin yung plus sign. 1, 2, 3. Yan. So 4 na taya po yan. Then ininix na po natin. Next ulit. Ayan, okay. So makikita niyo po dito, to see the world directly beyond time, the entropy of this planet, your waste will hopefully be refined into biomodes in 6 hours. Our experiments at Eternal Lab are confidential, but you can follow the program in your task manager. Ayan, so doon po natin makikita yan sa manager, yung pong timer. Ayan po yung timer. Oh. Ayan, nagsimula na ng 6 na oras. So ngayon po ay sabihin na natin ay alas 5, alas 11 ng gabi, pwede na po yan. Pwede na po yung i-claim. I-claim uli para malaman natin kung ano po yung makukuha uli natin. So ngayon, di ba sabi ko kanina ay kailangan ng different assets
para po tayo makakuha naman ng facilities. So yun po yung ating main goal, kumuha ng facilities. At kailangan natin makompleto po yung requirement. Saan naman po yan makikita, yung mga requirement na yan para makakuha tayo ng facilities? Dito po yan sa yellow, yung new lab na yan. Natanggal ako, ma'am, di ba? Nag-ano-ano? Wala po. Nawala po yung share screen niyo po. So, dito naman tayo sa New Land. Yan. Kulang tayo ng ano eh. Kulang tayo ng lima para ipapakita ko na rin yung burning, yung pagbo-burn natin para makapag-generate naman ng astro credits, kasi yun po yung isang kailangan natin, 1,000 astro credits. Ayan. So kukuha lang ako dito sa kabila. Pwede rin po magpasa basura dito, ha, mga kapatid, ha? Pasa basura. Pasa load, parang ganon. From other account, kung kulang po yung basura, ay papasahan. Pwede po yon. Enter. Ayan. I-click lang po natin ito, build facility na yan, yung arrow na nandito. Then next. So, nandito po yung mga requirements. Ayan. Ito po yung mga required materials para tayo ay makabuo ng facilities. So, ito po yung main goal natin, itong mga facilities na yan. Yung fusion core, yung radiant gardens, tidal turbines, thermal well, at saka solar grid. So, ito yung ating kailangan makuha para makapag-generate naman siya ng energy. Yung energy po, yun po yung malaking income sa energy. Kasi pag in-stake na po natin yung energy na yan, malaki po ang nakalaan na staking reward. 24 million IXT ang nakalaan po doon. Kaya yun po yung main goal natin. Ano ho? So ngayon, ano yung mga requirements ng mga materials? Yan. So meron kailangan ng isang blueprint. Ito po yung napanalunan kong blueprint na isa. Yan po. So okay na siya. Pag nakikita niyo pong red pa siya, nag-red pang ganyan, yan po yung mga kulang pa. Ano? Kaya ngayon, ang kulang ko pa dito ay outlier bio mode. Meron pa lang po ako 11. Kulang pa po ako dito ng sham. Ano? Kaya patuloy tayo nagtataya. Common bio mode, meron akong 6. Kulang pa po ako ng sham. Sham din po ang kulang ko kasi 15 po ang kailangan. Uncommon bio modes, 10 ang kailangan. So 2 pa lang po ito. Kulang pa ako ng 8. Rare bio modes, 5 ang kailangan. So wala pa po akong nakuha. Legendary bio modes, 2. May 1 na po akong nakuha. So ito pong mga ito, lalo itong legendary bio modes, ay napakamahal din po nito. Ano, free ko pong nakuha yan dahil dun sa pagtataya ko po ng basura. Yung mga basura kong tinataya sa Eternal Lab. Ano ho? So yan po yung ating main goal. Ano ho? So ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo, kasi nga ang requirement natin nitong isa na mahalaga na makuha na makompleto natin na yung astro credits. So 1,000 po yan. So dahil ako po ay kulang pa po ng 11, magbo-burn po ako. Magbo-burn po ako ng 25. Para kasya na po. Kasi 25 minimum po kasi ang pwedeng i-burn. Ano, dito sa GWS o Global Waste System. Ano. So ngayon, dahil nga kulang po yung natitira ko dyan kasi naitaya na po natin yung 100,
Papasahan ko naman muna ito. Papasahan ko po ito galing sa isang account ko. Pasa basura. Tawag po namin doon, pasa basura. Kasi nga pwedeng pasahan po ng basura para makompleto mo po yung requirement. Ano ho? So makikita niyo po sa taas, 21 lang po yan. So kulang po yan ng 4. So mangunguha muna ako dito sa kabila. Ayan, nanguligtan ako dito sa kabila. Papasa ko na lang. Ayan. Yung pagpapasa po ay true, ano naman po? True open C. Yan, true open C po ang pagpapasa. So makikita niyo sa taas, 21 lang siya. So kulang ako ng 4. Kaya papasahan ko po ano. Pero dito po sa kabilang cellphone yung gagamitin ko. Yan, wait lang natin na. So mamaya kung may mga tanong kayo, kasi nga siyempre ito ay lalo yung mga hindi nakasabay sa amin nung nag-launching ang Planetai X, medyo napag-iwanan kayo ng konti. Kasi ito ay continuous learning dapat. Tuloy-tuloy dapat yung pag-aaral natin. Ano ho? Para ay masundan natin kung paano ba ito. Kasi actually hindi po ako gamer. Hindi po ako naglalaro. Hindi rin ako player nung Axie na sumikat ng Axie. Pero nung nakita ko kasi yung mechanics nito, talagang sabi ko may potential. May potential talaga si Planetai X kasi kakaiba siya eh. Virtual real estate game siya. Eh ako po ay real estate po ako. Agent nung ako ay nasa Pilipinas. Gaya ng sabi ko sa inyo, ako po ay maraming nabentang mga lote sa Pangasinan at sa Baguio. Eh dito, wala nang kahirap-hirap kasi yung mga binibenta natin dito, binibili ay mga virtual na lote na. Na-imagine mo yung mga lote na yun, nabibenta rin po sa ating marketplace. Ayan, actually ang dami pong namamakyo ng lote ko ano, pero siyempre ay hindi ko naman ibebenta kasi nga nagbubuo din ako ng territory doon. Ayan, so papasahan ko lang muna ano ng anim kasi yung claim ko dito, so yun, sobra na siya. Wait lang, papasahan ko lang po ito ha, galing sa isang account ko para maging 25 na o more than 25. Tapos okay na po ako doon. Okay na po yung blueprint, okay na po yung Astro Credits pag na-burn na po siya. Please. Okay. Transfer. Diba nakakatawa yung ating ano? Yung ating Planeta X, oh. Kita mo naman yung drone, oh, namamasurang mag-isa. Talagang sinisimot niya, mambit ano, ma'am Divine, yung mga basura. Kaya kita mo, walang nagtatalon-talonan na basura diyan sa kanyang ano, sa kanyang tiles. Wow, dalawang legendary kay Sir Rene. Ang galing naman ni Sir Rene, power. Congratulations sa Rene. Magkano rin po ang legendary? Ha? Mahal din po ang legendary. Nasa mamaya titingnan natin sa office. $25 ang isa, sir. Wow. $25. Ayan. So yung nagpasa po ako ng 6, yan magiging 27 na po yan. Maya-maya, tayin lang natin. I-refresh kaya natin muna. Para ma-ano na po siya, ma-credit na siya. Yung next step naman po natin dito ay yung magbo-burn o magsusunog. Susunogin po natin yung ating pong waste basura para maging Astro Credits kasi yun po yung isang requirement din po natin ano ho, doon sa mga ano materials na kailangan natin. And balik tayo sa mission control. Tingnan natin kung dumating na. Sinatransfer ko na siya eh. Antayin lang po natin lumabas yung 6 na tiles. Ayun, dumating na. So 27 na. So ngayon ay magsusunog ako ng 25.
para makompleto ko na po yung aking Astro Credits na 1,000 kasi 11 na lang naman ang kulang. Ano? Pero hindi pwedeng mag-burn ng 11 lang, 25 minimum dapat. So saan naman tayo pupunta? Dito naman tayo pupunta. Yan sa itim na yan. Yan po yung Global Waste System. Yan, yan po siya susunugin para maging Astro Credits. Malupit talagang planet tayo, Sir Ed. Yes. Grabe, Ma'am Divine. Napaka-powerful talaga to. Imagine mo, yung mga millennials na yan, ano, kung sila ay naglalaro lang naman ng mga ML, tsaka kung ano-anong wala namang balik sa kanila, dito sila maglaro, magkakapera pa sila. Diba? O, yan. So, dito ang sunugan. So, yung 25 po na waste, 25 na waste na susunugin natin, 6 na oras din po yan, ang katumbas po niyang Astro Credits ay 24. Ayun po, nakita niyo po sa baba. Oh. 25 na basura, ang katumbas po niya ay 24. Alam niyo po ba itong Astro Credits na ito, sooner magkakaroon po ng demand ito sa OpenSea. Bakit? Kasi nga po, para ka makapag-generate ng facilities, kailangan mo na 1,000 Astro Credits. At hindi biro ang makabuo ng 1,000. It takes time kung wala kayong drone. So next. Kaya tinatawag naming may pera sa basura kasi nga yung basura na yan ay nakukonvert sa Astro Credits at yan ay naitataya natin sa Eternal Lab na pwede makakuha po ng special assets po. Lalo na po yung blueprint na yan. Grabe yun, ano? In 3 days time, yung dalawang nakuha ko, magkano? 32,000. 32,000 pesos. O, diba? Saan ka pa? Ano lang pinuhunan ko doon? Yun lang pagpipindot-pindot ko. O, di ba? Ganun po. At saka napakarami na pong nakakuha ng blueprint sa team po namin. O, so, nandun na siya. Ayan, nandun na siya. Ngayon, saan natin makikita naman yan pag yung i-claim na natin? Ano? Doon din po sa kung saan ako nag-claim kanina ng aking ano po, ng aking mga asset. Ano? Dito sa manager, yan. Pupunta kayo dito sa manager. Wait lang natin. Ayun o, wala na o. Nagbawas na doon o. Dalawa na lang natira. Yan. So dito po yan. Dito rin po yung makikita dito sa baba. O, yan. So, yung pong ating pong ikiklaim nga po uli mamaya para po nagbabaka sakali na makakuha na naman tayo ng mamahaling asset. Yan, after 6 hours yan. At dito rin po yung basura na magiging Astro Credit, 6 hours din po yan. Yan. So, yan po, maliwanag po. Ito po yung play to earn po dito. Ay, kita nyo po, oh, meron na uling basura, Ma'am Bit. Oh. Kakiklaim ko pa lang, meron na tumatalon na isa doon. Oh. Pero, ang payo ko po. Yeah. Ang payo ko po, huwag nyo munang ikiklaim pag yung iisa pa lang. Antayin nyo pong mapuno kasi ang 4 na oras, tigta 3 po yan, bawat tiles. Para po hindi kayo masayangan ng gas fee kasi pag i-claim nyo na kasi yan at itatransfer na po sa inyong OpenSea o kaya sa inventory, itatransfer na sa inventory ng Planet IX, may gas fee po yon. Pero cent lang po naman, maliit lang po na ano po, gas fee. Kaya kailangan po talaga ng kahit konting matik. Ano, yung 5 matik nyo po, nako, bago po maubos yung 5 matik ninyo, ang dami nyo na pong mag-generate yun na, ano, na waste. At posibleng makakuha kayo ng mamahaling asset natin yung blueprint. Ano. So kita nyo po yung nakuha ko, 2. In 3 this time, nakadalawa ka agad ako. So yan po. Ano. Ngayon, ang gagawin naman natin dito, ayan, tapos na po tayo dito sa pagkiklaim ng waste, ay pupunta naman ako doon sa aking main account. Ano, sa main account. Para makita nyo rin po yung aking main account. At sa main account ko, wala pong kaproblema ang pagkukulik ng waste. Dahil 6 po ang namamasura doon. Sana all. Kahit na ano, kahit hindi na ako hindi na ako mamumulot ng basura kasi mayroon nang namumulot ng basura.
Ayan, so ayan yung mga binubuo nating mga territory, grabe. Sa 21, asahan natin marami pong makakabuo ng territory sa 21. Kasi yung mga tulog ay magigising, parami magiging yelo yan. So isa sa binubuo ko po ito sa Australia. Ayan, sa Australia po yan. At malapit-lapit na rin po itong maging sector kasi ay mga pagitan na lang. So dito tayo pupunta sa mission control para... Kasi ako po ay nakakompleto na po ng materials at inaantay ko na lang po mamaya sa Timpuyates. Yeah, pasok po kayo mamaya sa Timpuyates dahil bubuksan ko na po kung ano po yung facility na makukuha ko. Kasi yan, kahit na nakompleto na muna po yon, it takes 48 hours bago po makita kung ano po yung nakuha nating facilities. Sir, pwedeng mag-question? Mamaya po ma'am yung question kasi nga naka-record po tayo. Mamaya na lang po ha. Tatapusin ko lang po. Okay. Ayan, antayin nyo lang po lumabas dito kasi minsan hindi nalabas kaagad. Antayin nyo lang. Basta nakapasok na po kayo sa mission control, ay ano po. Antayin nyo lang lumabas dito yung anim na tiles. Yan, wait lang daw. Kasi medyo mabagal lang po ito aking laptop. Ayan. So nakita nyo po? Ayan. Dahil po nung bentan po ng karguan, ay sampu po yung nabili natin karguan, kaya po ay dito, hindi ko na po problemang mamulot ng basura. Kasi nga, lahat po ng tiles ay meron pong drone. Ayan, nakita niya po, nangungulikta po siya ng kusa. So ngayon, ang gagawin ko dito ay mangungulikta. Ikiklaim ko na lang po. Hindi ko na kailangang pindut-pindutin pa, pupulutin pa yung mga tumatalon-talon na basura kasi nga, sila na po yung namumulot. Ano, sila na po yung mga drone. Kaya nga sinasabi namin, napakahalaga po ng drone. Kasi ang drone na yan ay mag-generate po ng passive income. Lifetime po ito na mag-generate ng passive income. Kasi yung, di ba, yung sinasabi natin may pera sa basura. So ngayon, i-claim natin ano yung kanyang nakolekta na. Yung anim na yan ay i-claim natin. So ayan na, may mga nakolekta na sila. Oh. Tiga-anim na na basura nakolekta nila. Oh. Di ba yung sa ano ay tigtatatlo lang. Ito, tiga-anim po na times 2 ang nakokolekta nito. So ang gagawin natin dito ay i-collect na natin para makapagbuo ulit tayo ng another 100 ano para itataya ulit natin sa Eternal Lab. Kasi nga may mga kulang pa po ako doon sa ano sa requirements ng mga materials kaya patuloy tayong tataya muna doon para hindi na po tayo maglalabas ng pera kasi kung maglalabas tayo ng pera medyo malaki-laki pa ang budget na kailangan po doon. Lalo yung blueprint na yan, ano, 16,000 ng isa pesos. Grabe, di ba? Eh, tiyagain mo na lang ditong mamulot ng basura kasi malay mo, di ba? Parang kailangan lumipa. Sige, Ma'am Eva, habang ano po, Ma'am Eva, habang nag-aantay magbukas kasi nga ay medyo okay. Mabagal lang ito. Yan po kasing nag-burn ako ng 100. Yes, ma'am. Then, bakit pati sa Astro credit ko, sir, na nabawasan ng 10? Kasi ma'am, ang nangyari doon sa iyo, ma'am, ay clinic mo yung accelerate. Ah, okay. Dapat continue. Yes. Huwag niyo po i-click accelerate kasi magbabawas po ng 5 Astro credits. Mm-hmm. So, ano pong mangyayari doon sa 10? Thank you. Thank you na po yun, ma'am. Pero napabilis po siya. Hindi na inabot ng 6 na oras. Kasi yun ang main goal noon, yung accelerate na yon. Kung gusto mong ayaw ng paabuti ng 6 na oras, click mo accelerate, magbabayad ka nga lang ng Astro credits. Pero ganun pa rin naman, sir. 5 hours pa. Hindi, nabawasan. Nabawasan ng 1 hour. 5 hours and 45. Oo. Kagaya nga ito papakita ko sa inyo ano na nakapaglagay na nga ako doon sa facilities na kompleto ko na yung 1000 Astro credits, 1 blueprint, 20 outlier biomode, 15 common biomode,
10 uncommon bio mode, 5 rare bio mode, tsaka 2 legendary bio mode. Nakompleto ko na yon. Pero hindi ko pa rin kaagad makuha yung facilities kasi kailangan ko mag-antay ng 48 hours. Okay. 48 hours. Kaya nung makita niyo po yung video ko na inano ko, sinubukan kong i-accelerate siya. Kaso, yung pag-accelerate ko, 10 Astro Credits ang kinukuha, 1 hour lang nababawas. Kaya ang ginawa ko, sayang, antayin ko na lang kasi hindi naman nagmamadali kasi nga yung energy, wala pa nang, hindi pa naman nagsimula yung staking ng energy. Ano, si Coach Risty dahil nga ay akala niya ay pag nakakuha na ng energy ay pwede na i-stick agad. So, gumastos siya ng 480 Astro Credits. Di ba? Apat na, halos 5 taya na po natin sa Eternal Lab. Oh, na yung 500 na yon, baka siguro yung 500 na pag tinaya mo, makakakuha yun ng blueprint. Di ba? Niyo kasi sir, napansin kung alin yung pinindot mo kung continue o accelerate. Hindi, continue lang po, continue. Wag niyo po i-click yung accelerate kasi pag click yung accelerate, magbabawas po talaga yung Astro Credits ninyo. Yun po yon. Okay, at thank you, sir. At least ngayon, alam mo na, mamaya ba? Opo. Okay na, mamaya ba? Alam mo na ngayon, bakit nagbawas yung Astro Credits mo? Bakit nagbawas? Na-click mo yung accelerate. Okay, thank you, sir. Kagaya nito, papakita ko sa inyo, mama. Ikiklaim ko lang po muna itong mga basura na ito. Makikita niya po dito sa yung nga pong facilities mamayang 8 o'clock, kung hindi ako nagkakamali, ay ano na, pwede nang i-claim yung facilities. Kita niya po ang advantage po ng ano ng drone, nangungulik tong mag-isa. Kaya gagawin mo, pasyalan mo na lang kung gusto mong mabuo yung ano kasi nga sa isang araw 30 ito, 30 ang makukulik niya. Pero ako kasi ay minsan kulang kasi yung itataya ko kaya kahit na hindi pa umabot ng 30, kini-claim ko na rin para pandagdag. Kasi sayang po yung oras eh. May natututunan ba tayo? Ano, type 1 nga po kung may natututunan tayo. Hindi po birong ano ito, hindi po birong laro ito. Laro ito na talagang pwede kang kumita ng malaki. Basta tsatsagain mo lang mamulot ng basura. Grabe 'yun. Parang kaunti lang yata ang na ah. Ah, madami. Marami ang nakaunawa, sir. Ed, go ahead. Ayan. Kinokolekta ko lang po yung mga basura kasi mamaya ay pag nakakabuli ako ng 100 kasi bali lima po kasi ito, lima po tong account namin na may mga nakokolektang basura, yon pinagsasama-sama ko. Pag naka 100 taya na naman doon hanggang sa makompleto po natin yung mga material na kailangan. Kaya sa isang pamilya, limbawa, ilang kayong member ng Crowd One, di ba meron na kayong access sa Planetai X? Oh, pwede lahat po yun. Pwedeng kumita lahat po yun. Lalagyan nyo lang ng matik. Matik lang po. Hindi naman, ano, kahit na isa lang muna, ano, kung walang malaking budget, isang matik lang muna. Pag naubos, tsaka nyo dagdagan. Coach Eddie, meron ako gusto i-clarify. Yes, Sir Anton. Hindi, si Ed, Tito Edding. Kanina, ayan yan, sa side na yan, no? Meron nakalagay na Piercer drone, tapos 22 left, tapos nakalagay claim. Yan ba i-claim na or hindi pa muna? Kahit hindi, hindi muna, Coach, kahit hindi muna, kasi yung 20 left na yan, yan kasi yung i-accumulate niya sa buong, buong ano, 24 hours. Okay. Ako kasi, inaagad ko na. Hindi ko na inaantay yung makompleto lahat. Hindi ko na kasi nga ay kailangan ko nga dito sa ano pandagdag dun sa kaya nga for a starter, yung pala kami nag-start nito. Hindi mo namin i-claim, kailan namin i-claim yung pag nag-zero na in left. Ganun ba 'yon? Nasa inyo 'yan sir, ano, Sir Ed. Nasa inyo 'yon kasi pag clean mo 'yan na kaunti lang, may gas fee kasi ito. Ah, okay. Maano ang kanang gas fee?
Sir Ed, so, permission to speak yes. po. Yun sure. po kasing una po, yung una po 80, tige 80 po. Ako po nag-claim din ako ng konti. Ang susunod na po kasi dyan ay 26 and 28 na lang. Mas konti na po. Okay. Kaya yung ipag-claim nun, yung ano, yung, concept, yung Genesis yeah. drone, mas marami ang kanyang makukulik kaysa dun sa Pearson. Oh, I see. Ang Genesis? Mm. Yes, sir. Okay, pero ba, ang concern ko lang rito, yung kasi may naka 22 left, 26 left, tapos may nakalagay na claim. Yung claim na yon, huwag munang i-claim until mag-zero yung left. Huwag muna. Antay mo munang mag-zero. Okay. Kung gusto nyo okay. Makasave kayo ng gas pay, kung gusto nyo okay. makasave kayo ng gas pay, ay huwag nyo munang i-claim. Antay nyo munang mag-zero. Hanggang okay, okay. wala na dito. Hanggang zero left na dito. Ano? Tapos makakakuha lang tayo ng blue. Makakakuha lang tayo ng blueprint kung Itataya natin, sir. Yung pinakita ko kanina, di ba, itataya natin yung waste doon sa itataya. Lab. Okay. Thank you. Nire-repress lang natin kaya ayaw mag-claim na yung ano. Sir Ed, kindly unmute po ulit, sir. Ilak ko lang po muna ano, para tuloy-tuloy po yung explanation. Please unmute po. Okay po. Ayan, so na-claim na lahat. I believe na-claim na lahat. 6 times. Ayan, na-claim na yan. Na-claim. Ay, meron pa. Ay, ito yung nakikita nyo, Ma'am Eva. So ito ay na-kompleto ko na yung required materials. Ayan. Kaya in 1 hour and 28 minutes ay i-claim ko na ito. At ito ay facilities na po ito. Pero random din siya. 5 kasi yung types of facilities. Parang meron din siya yung legendary, meron din siyang rare, meron din siyang uncommon, common, tsaka outlier. So hindi ko po alam, hindi natin alam ang makukuha natin doon. Si Coach Danny, dahil sila yung nauna ni Coach Risty, si Coach Danny nakuha niya ay uncommon ito, yung blue. Si Coach Risty naman ay common. So ako, malalaman ko mamaya. After 1 hour, 28 minutes. Kasi kahit na kompleto mo na nga yung ano, sabi ko nga kanina, kahit na kompleto mo na yung required materials, 48 hours ito, naantayin mo, 2 days. Kaya yung ginawa ko, nagsubok ako mag-accelerate. Kaso, pag-accelerate ko, 10 astrocredits ang kinukuha niya every hour. 48 hours, o di ba? Kaya 480 'yon kung mamadalain mo. Sabi ko hindi naman nagmamadali kaya inantay ko na at least ngayon 1 hour na lang. So mamaya bubuksan natin 'yan sa Team Puyaters para malaman natin kung ano 'yung makukuha natin. Then tuloy-tuloy na po tayo na maglalagay dito tatanggalin ko po 'yung isa dito. Ano, tatanggalin ko po isa dito. Yan, tatanggalin na po natin 'yung isang tiles diyan. Ang ipapalit na po natin ay ito. Ito at saka territory. Kung ano po yung territory, ano po yung tier na makukuha nito, yun din po yung dapat na territory na ilalagay mo. Ano, kung ano yung facilities na makukuha mo, halimbawa yung legendary, dapat legendary territory din ang ilalagay mo dito. So, yun na po yung mag-generate ng energy, which is nandun po yung malaking income. Ano, challenging nga lang kasi ang dami po yung requirements nga po. Yan, okay po. I-claim lang po natin. May dalawa pa natin. Isa. Dalawa pa pala. O si Edting, ilan yung nabili yung drone noon? Nung kayo? Cargo nung una, parang 5. Tung huli, isa. At least 5. Pwede nyo ilagay lahat dito. Kung gusto nyo ilagay lahat dyan para ano na siya. Siya nang mamamasura mag-isa. Kagaya nung nakikita. Thank you. Ayan. So may dalawa pa. Then after that, okay na po tayo. Kung may mga tanong ay mag-open forum po tayo. Ayan. Dahil talaga exciting po ito. Itong mission control na ito.
At marami pa po silang idadagdag dito. Yung mga anak ninyo na magagaling maglaro ng ML, nako, dito nyo nalang dalhin. Para ay hindi na sila hihingi ng allowance sa inyo. Para pag nakabenta sila ng asset, oh, mama, mami, mama, nakakuha ako ng blueprint. Oh, binta mo na sa OpenSea. Ang dami pong nabili doon sa OpenSea ng blueprint. Kasi nga ay required po nga yan. Isa pa. Isa na lang. Yun. Kaya bakit tinilim ko na ito, Sir Edting? Bakit tinilim ko na kahit anim pa lang? Kasi nga ay magkiklaim din ako doon sa ibang account nga hanggang sa makabuo ng 100. So itataya ko na naman yun sa Eternal Lab para makakuha tayo ng mga asset. Yan yung mga kulang ko pang mga asset. Hindi ko na bibilin, kundi tsatsagain ko na magtaya sa Eternal Lab. Imagine mo nga yun, di ba? Dalawang blueprint. Grabe yung dalawang blueprint. Nakuha natin. Wala pang isang linggo yun, ha? Ayan. Okay, so I think kompleto na. Claim lahat. Tayo lang natin matapos ito. Ayan. So, kompleto na nga. Ayan. Ayan, nandito na lahat. So, wala na po. Ayan, na-claim na po lahat ng waste na kinolikta po ng anim na drone natin. Kaya, yun po. Ganun lang. Kiklaim lang natin. Hindi na tayo mamumulot. Sila na po yung namumulot. Ayan. Yan po yung ating napakagandang mission control. Ayan. Kung gusto nyo talagang malaman ng mas malalim ito, ay umatid na po kayo ng mga training namin. Araw-araw po ang training. Ano? Walang sawa. Kahit namamaos na, sige, puro pa rin. Kasi wala kami ibang hangad, kundi lahat tayo kumita. Dito po, hindi na po pinag-uusapan ang rank dito. Ano? Depende lang po kung gaano ka kasipag mamulot ng basura. Dahil gaya ng sabi ko, may pera sa basura. Yun lang po. Salamat, Ma'am Divine, at sa lahat po ng mga nandito pa po sa loob. Dami pa po natin. Back to you pa, Ma'am Divine.